Magandang araw, Pilipinas. Patuloy natin binabantayan ang Typhoon Yutu sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Alamin ang mga detalye nito at yung magiging lagay ng ating panahon base yan sa forecast ng Pag-asa. Kaninang alas 3 ng madaling araw, huling namataan ang Typhoon Yutu sa layang 2,555 kilometers silangan ng Visayas. Taglay ang lakas ng hangin abot na 160 kilometers per hour na may pagbugsong papalo ng 195 kilometers per hour habang kumikilos pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Kung papasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa weekend, tatawagin ito bilang Bagyong Rosing. Pero ayon sa track ng Pag-asa sa ngayon, hindi naman ito nakikitang tatama pa sa anumang bahagi ng kalupaan ng ating bansa. Samantala, patuloy naman nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa buong parte ng Mindanao. Kaya naman mararanasan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkidlat at pagkulog dito sa Davao Region, pati na rin sa Soccsaryen. Pero dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, asahan pa rin naman ang pangkalahatang maaliwalas na panahon. Yun nga lang, laging magdala ng payong panangga sa mga tsansa ng pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Dahil sa Intertropical Convergence Zone, alamin natin kung saan yung mga lugar na makakaranas ng maulang panahon base ito sa forecast ng Pag-asa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas pa rin naman ng pangkalahatang maaliwalas na panahon. Dito sa Metro Manila, ang temperatura ay maglalaro sa pagitan ng 23 hanggang sa 32 degrees Celsius. Medyo may enjoy na ang malamig na panahon sa Baguio City dahil mababang temperatura maglalaro sa pagitan ng 14 hanggang sa 23 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Visayas, partikular sa Iloilo, Bacolod, Cebu at pati na rin sa Tacloban City, tuloy-tuloy lang ang gawain dahil asahan ang pangkalahatang maaliwalas na panahon. Pero tatandaan, may mga tsansa pa rin naman ng isolated rain showers or thunderstorms in the latter part of the day. Dito naman sa bahagi ng Mindanao, dahil sa patuloy na pag-iiran ng ITCZ, magdudulot ito ng maulap at maulang panahon dito sa bahagi ng Davao. Pero good news, dahil sa Zamboanga City, asahan naman ang good weather condition. Maglalaro ang temperatura sa pagitan ng 23 hanggang sa 33 degrees Celsius. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako si Eunice Suntayas, mag-ingat kayo at magandang araw. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.